at para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa inyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit, sa pamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pumbutihing paring panauhin ng Reverendo Padre Ben Solamilio. Hulihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at dugtungi ng gitara. At ang kaya ay ang lira, ipan ninyo ang trumpeta. Kaya Panginoon dinggin, ang landas niya'y tahakin, habang buhay ay punin, kagandahang loob niya sa atin. Panginoon, umawit ng kagalakan, at tutugi ng gitara, at ang kaya ay ang lira. Ipan ninyo ang trumpeta, ipan ng trumpeta. Ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magpasalamat tayo sa Diyos sa araw na itong idinagdag sa ating buhay, sa Kanyang kabutihan, sa lahat ng biyaya at pagpapala na Kanyang kaloob. Sa misa ngayon, itaas natin sa Diyos ang ating mga dinadalangin. Sama natin sa ating panalangin ng ating mamahal sa buhay, mga taong nangangailangan ng dasal, umihiling sa atin ng dasal, lalo tigit ang may hina at may sakit.
At upang tayo maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, lumapit muna tayo sa Diyos na may pagsisisi, aminin natin ang ating mga pagkakamali, ang ating mga nagawang kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawa nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan, kundi ikaw, ang pagluhog namin na iyong pagbigyan, sapagkat kami mga tao lamang, napawang mahihina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po pong lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hudiya at higit pa sa inaasahan ko. Inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon at pagkatapos sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawang gawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman at kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ulitin po natin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan, pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong, ay Diyos ni Jacob, sa Diyos na Panginoon, umaasang lubog, sa Diyos na lumikha
niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingaw tugon. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ni Kristo, ani Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Aleluya, aleluya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at ipinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin niya ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Ang sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Love your enemies. Hindi ito madaling gawin. Kahit sa mag-asawa, sa kapamilya natin, sa ating samahan. Madaling mahalin ng asawa kung ito'y mabait, masipag at may respeto sa iyo. Madaling mong disiplinahin ang anak mo kapag ito'y nakikinig. Sa mga kabataan, madaling sumunod kina mama at papa kung ibinibigay sa iyo ang gusto mo. Kung pinapayagan kang sumama sa mga kaibigan o sa barkada mo. Madali lang ang mag-smile sa mga kasamahan natin sa trabaho, sa kasama natin sa simbahan, kung mabait sila sa atin, madali lang magbigay ng ulam sa kapitbahay kung sila rin ay generous sa atin. Paano kung asawa mo ay batugan, asawa mo sugarol, unfaithful, ilang beses na nagloko sa iyo? Paano kung mga anak mo ay hindi nakikinig at walang respeto? Paano ang mga kasamahan natin sa trabaho o sa simbahan, mga Marites, Marisol? Paano kung ang kapitbahay mo wala nang ginawa kundi sirain ka? Magbibigay ka pa ba ng ulam? O baka naman lasunin mo ang mga kapitbahay mo? Kung ang utang na loob ang ating babasihan sa pagtulong sa ibang tao, paano kung wala tayong nakukuha sa kanila?
kung wala kang napapala sa kanila? Paano kung tayong nagbibigay ay nakakarinig pa tayo ng hindi maganda? Paano kung ang nanghiram sa atin ayaw nang magbayad? May gana pa kaya kang magpahiram? In those cases, loving them can be tougher and difficult. Mahirap mahalin ang mga ganitong tao. Pero sabi ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. Pagmamahal na walang kondisyon. Hindi niya sinabi, love your enemies if or when. Wala siyang ifs and whens. Seryoso kaya ang Panginoon? Oh yes, hindi siya nagbibiro. Sa totoo lang, sobrang hirap gawin. Why is it enemy love difficult? Bakit mahirap mahalin ang kaaway? I'll give you four reasons. Madaling ma-memorize kasi all begins with letter R. Una, revolutionary. Ano ibig sabihin ng revolutionary? Ibig sabihin, parang lumalaban ka upang magkaroon ng malaking pagbabago. Nagkakaroon ng revolutionary sa atin. Parang ang kalaban natin ay ang sarili nating kasalanan. Dinalabanan natin ang ating pagkamakasarili, ang ating mga kahinaan. Kasi yung selfish tendencies natin is to love only those who love us, to do good only to those who are beneficial to us, and to inflict harm to those who are giving us pain. Bakit revolutionary? Una, dahil malakas sa atin ang gumante at maghigante. Kapag may nagsabi sa atin ng pangit ka, ano sagot mo? Mas pangit ka. Hindi tayo nagpapatalo. Sabi ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. Hindi lang mahalin ang kaaway. Gantihan pa daw natin ang kabutihan. Sabi niya, kapag may sumampal sa iyo kahapon, ibigay mo pa yung kabila. Ibig sabihin, kapag may nanakit sa atin, hindi tayo mananakit. No, sobrang hirap. Kaya it's really revolutionary. Pagmamahal at pagpapatawad ang itinuturo sa atin. Pangalawa, yung bakit mahirap yung enemy love, it is radical. Revolutionary, radical. To be radical means to be marked by a considerate departure from the usual or traditional. Anong ibig sabihin nito? Yung mga taong ayaw sa turo ni Jesus, hindi na sumusunod sa kanya dahil mas madaling sundan ang turo ng mundo. Kaya nga sabi ni St. Paul to the Romans, do not be conformed to the pattern of this world, but to be transformed by the renewing of your mind. Kung pinipilit nating sumunod kay Jesus, may pagbabagong makikita sa atin. Sabi ni Jesus, kung ang mamahalin mo lang ang nagmamahal sa iyo, anong kaibahan mo sa iba? Ginagawa din niya ng mga makasalanan. If our love is selective and conditional, we are just like the rest of the world who do not know Jesus. Eh bakit pa tayo nagsisimba? Bakit pa tayo nagdarasal? Pare-pareho lang palang inaasal natin dito sa loob at sa labas, no? Ng mga tao sa labas. Ano bang kaibahan nating Kristiyano sa hindi mga Kristiyano? Kung wala, isayang lang. Now, pangatlo, enemy love is rewarding. Revolutionary, radical, rewarding. Ano bang maaangkin natin kung mamahalin natin ating kaaway? May mapapala ba tayo? Ang ibig sabihin, ang meron tayong sinasabing golden rule, do not do to others what you do not want others to do to you. Para iwas away, huwag nating gawin ang ayaw nating gawin para sa iba, no? Yung iba para sa atin. Pero mas gusto ko yung sinabi ng kasulatan, huwag kang manghusga para hindi ka husgahan. Huwag kang manakit at hindi ka sasaktan. Bagkus makipagkapwa tao tayo, kaya ang sabi nga, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, diglig at umaapaw ang ibibigay sa atin. Sapagat ang panukat na ginagamit niyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat para sa atin. Marahil hindi man maganda na ang motivation natin ay pakikipagkapwa, yung reward, yung anong matatanggap natin. Diba yung SM, pag bumili ka, meron silang reward card, ay yung points ba yun? No? Para lagi kang bumili. Pero sabi ko sa inyo, mas grabe ang advantage card ni Lord. Walang expiration, sobrang ganda ang points, mapapasana all ka talaga. Basta gawin lang natin ng taus-puso. Hindi natin alam yung reward, basta meron siyang ibibigay sa atin. Siksikliglig, umaapaw. Na panghuli, enemy love is reflective. Revolutionary, radical, rewarding, reflective.
Dito malalaman natin kung kamukha at kawangis ba talaga natin ang Diyos. Kung nasasalamin ba sa atin ang pamamaraan niya. Diba kung anong ginagawa natin ay siyang ginagawa ng ating refleksyon sa salamin? Kapag nanalamin ka, sino bang kahawig mo? No? Si Dingdong Dantes ba? Si Marian Rivera ba? Pero mas maganda sana kung ang kahawig natin nakikita ay ang Diyos. No? Alam natin na kapag ang Diyos ang kahawig natin, sobrang ganda natin. Sa totoo lang, hindi katanggap-tanggap ang ating mapanalangin at pagsusumamo sa Kanya. Dahil makasalanan tayo. Hindi na tinatanggap yung masinusunog na baka, tupa, o yung mga hayop. Dahil sobra nating makasalanan. Subalit, minahal tayo ng anak ng Diyos. Minahal tayo ng labis-labis at tinurong tayong kapatid. Kaya, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Hindi niya, wala siyang unconditional love. Kaya tinanggap muli ang ating mapanalangin dahil sa kanyang labis na pagmamahal. Sana, pilitin nating isabuhay ang turo ni Jesus na nagmahal sa atin ng sobra-sobra. Kahit nahihirapan tayo, kahit na we are struggling, let's try to do it upang tunay tayo maging kamukha at kawangis ng Diyos. At sa ganoon, makita sa atin ang sinasabi ni Jesus at sinabi sa ating Ebanghelyo, be perfect just as your Heavenly Father is perfect. No? Maging ganap kayo gaya ng inyong Amang nasa langit na tunay na mapagpala. Amen? Lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-utos sa atin na ibigin natin ng ating mga kaaway. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kabanalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo sa Panginoon. Aba, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alaw ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligayahan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa sandali ng katahimikan, isama natin ang ating pansariling kahilingan. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ng aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po pong lahat. Panginoon.
Tanggapin sa iyong kamay. Manalangin kayo, mga kapatid. Ang paghahain natin ay kadugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkalob mong kami huwag magkulang sa mga inuukol mo sa aming kapakanan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbigyan mo itong aming maihayag na ito. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan, sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang butihing kabiyak. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulog sa tukso, at piadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsiluod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay nagpapahiwatig ng iyong pakikiisa sa tanang naritong nakikipagdiwang at ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa datang narito. Kahit maaga, narito kayo at nakiisa sa ating pagdiriwang sa lahat ng naglingkod at nag-serve. Maraming salamat po. So
Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. At tapos ang ating misa, taglayin ninyo sa pag-alisang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you po. Sa buhay mag-ibig at kagaluhan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang anisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Ipaya kanyang pagkalingat haba sa buhay, pag-ibig at kakaruhan, tanda ng